Hello? Hanggang 12 minutes lang yung call. Tapong 12 minutes kanina, Alam kasi na lang, wala na ako ng signal. Sige. Tapos kanina, nakabangga ako ng aso. Doon sa part pa lang ng Laguna. Ayun, dero-derecha na yon. Ang dilim na, diba? Wala akong kasabay. As in, ako lang talaga. Tapos yung aso, nasa gitna. Parang may inaamoy-amoy siyang ewan. Okay naman. Ganyan siya. Kawawi. Hindi naman. Kung nakita kong may puti sa gitna, napabreak ako. Tapos, bagal-bagal na din naman ako. Kaso, syempre, parang may ano pa rin, may speed pa rin yung takbo ko ng konti. Siguro mga 20, ganyan. Yung mukha niyan, tumama sa paa ko. Pumikit na lang ako. Tapos, bago mag-arko. Una-unahan, ariko. Meron part dito na yung parang sobrang tight na curve. Na kung may ano doon, may tumumbang truck doon ng mga pids, ganun. Parang hindi niya kinaya ata yung tight turn na yun. Hindi ako naka-vlog kanina kasi di ko naman expected na may ano pala doon. Tsaka gusto ko nga sana i-on yung yung camera kanina. Kaso malaking truck yung nasa likod ko. Tugudug. A few moments later. So hi guys, update lang. Nandito na ako sa Sipokot. Kakababa lang. And update pa si Willy. Nalugot kasi ako kanina sa biyahe. Pasensya na guys kung voice over na lang to kasi hindi nyo na talaga maririnig yung mga sinasabi ko dyan or mga kinikwento ko dyan. Puros na lang siya wind noise and hindi na marinig yung boses ko sa microphone. Yes, it's my fault guys kasi nung nagpalit ako ng battery, meron akong hindi nagawa or hindi na ibalik. Yan yung external adapter na kinatanggal once na aalisin sa case yung GoPro. Yes, it is a very newbie mistake talaga for me kasi madalas ko namang ginagawa yon. Kaso nga lang, na-overconfident ako or siguro dahil sa na-excite ako this solo ride kaya nawala sa isip ko yung bagay na yun. At isa din sa factor yung situation ko dun sa Caltex gas station. Kasi nung pagkadating ko dun, plano ko sanang mag-bladder break o kaya naman uminom ng tubig. Kaso nga lang, sobrang dami ng tao. And isa din sa iniisip ko, yung mga gamit kung sino possible magbantay. Kaya naisip ko na lang na magpalit ng battery since low bat na nga ito. And sa sobrang pagmamadali ko para makaalis sa area, ayan, nakalimutan kong ibalik yung external adapter. Kaya yun, no choice ako. Kaya I've decided na i-voiceover na lang tong part na to. But still, I hope you understand and enjoy na lang sa ride! Thank you.
At this moment, I decided na mag-bladder break muna. And also, pinakiramdaman ko din kung tutuloy ba ang babagsak yung ulan. Kaso struggle ako, since wala nga magbabantay ng gamit ko, trinay kong pakiusapan si kuya kung pwede muna iwan sa kanya ng saglit. Buti na lang at mabait din siya, so yun, binantayan niya muna yung gamit ko, and saglitan na din talaga ako nag-CR. This moment na pagdesisyonan ko, itago na yung mga gadgets ko, especially my cellphone. Kasi napansin ko yung ibang rider na dumating, eh nakakapote sila. Mukhang malakas yung ulan dun sa pinanggalingan nila. Even though na medyo struggle sa pagsuot ng kapote, iniis ko na lang since mahigit 2 oras pa ang mabihihin ko para makauwi sa aming bahay. So yun guys, nakauwi na nga pala ako dito sa amin and unload ko na din yung mga gamit ko kay Cassie. Pero papakita ko din sa inyo kung saan ko nilagay and ilang gamit ba yung dala ko. Yung isa dito ko siya nilagay. Ka-strap lang siya dito. Good thing talaga hindi ko pa tinanggal to. Kasi before, bala ko siyang tanggalin. Gawa ng, di ko naman siya magagamit kasi wala naman akong box. And then, yung isa is nakalagay dito sa may paanan ko or minsan sukbit ko. Since, yun naman ay underbone bag, pwede talaga siyang isukbit sa likod. Pero since napagod nga ako sa biyahe, nilagay ko na lang siya dyan. And ito yung compartment ni Cassie. And ganito lang siya kalaki. So, kumasya naman yan yung isa pang bag na dala ko. Laman lang nun is damit na hindi talaga pwedeng mabasa. Magbibigyan din ako ng onting idea kung anong mga tools ang dinala ko. So meron ako dito ang mga pamunas or basahan. Ito may flares akong gamit. Allen wrench. Full set to. Di ko alam kung magkano bili dito ni Vinci. Para din to sa side mirror ko kasi minsan naglo-loose siya. And ito yung pinagtatanggal ko dun sa cellphone holder. And yung mga ganito. Madalas na ginagamit ko is itong size 10. Ito yung madalas. Ayan lang. Ganito kalaki lang yung compartment ni Cassie. And hindi kasha dito yung helmet. For face helmet and half face helmet. Siguro yung mga nutshell, yes, kasha. Kaso di ako gumagamit ng ganun. Yung half face ko doon na spider and empty, hindi siya kasha dito. Ayan. So, ayan. Kumustahin natin yung mugs ni Cassie. Sana ay walang gasgas, ay walang crack or damage. Hindi bengkong kasi wala pa akong pera pamalit ng mugs. And so far goods naman sa kabila ba. So far goods naman din. And tingnan natin sa front. Ayan, ito yung front rims or mugs ni Cassie. So far wala naman din ako nakitang problema sa kanyang mugs. Ayan. Galing ni Cassie na survive niya yung lubakan sa pagbilao to tagkawayan. Grabe na talaga. Hindi ko talaga expected na ganoon na pala kalala yung mga lubak doon. Wala man lang ako ka-idea kung kamusta na yung road condition sa biyaheng Bicol. As hindi talaga ako nagtatanong. Ayan, my fault then or my bad then. Hindi man lang ako nagtanong-tanong kung kumusta naman yung road condition. Even though na may mga friends akong bumiyahe. Pero sabi ni Sir Red Dragon, in-advise naman daw niya si Vinci. Kasi hindi ko alam kung bakit hindi ako in-inform ni Vinci. Maybe because nakalimutan din ni Vinci kasi sobrang busy din niya. Pero advantage din, morning ako bumiyahe or madaling araw ako umalis ng Cavite and dumating na ng Lucena pagbilaw. Is medyo maliwanag-liwanag na din. Nakikita ko na yung dadaanan ko. And yung mga lubak, sobrang kitang-kita ko na. Even though na mahina yung MDL ni Cassie, na plan ko din palitan. Para sa mga future rides din namin. So yun, observe ko na lang din sa mga next days kung kamusta si Cassie. And plan ko din naman magstay dito ng matagal-tagal. Gagala lang ako dito, maybe kung saan-saan din. Baka magsursugan din ako or kamsurkam norte, ganyan. So bahala na. And also, thank you sa sponsors namin. Mita Stars, thank you so much. Ayan, Casco Market para sa aking Benkia riding jacket, gloves, and pants. Spider Philippines sa aking Spider Flight Carbon na gamit all throughout my ride. Sobrang gaan. Yan, hindi ako nagsisi sa napili kong helmet na gamitin. And Adriatico para sa aming merch na sobrang comfy during my ride. And of course, a Memory PH para sa aking T-Max S Pro na intercoms na kahit na mabiyahe ako, pwedeng-pwede ko tawagan si Vinci and nakakausap ko siya. Throughout my ride, hindi ako nabobore. Lalabas ako ng sama ng loob sa kanya sa mga experience ko during my ride. Ayan. And if you're interested na bumili din ng Fridcon intercoms, ayan, available yan sa memory.ph Manila branch nila.
So yun, salamat ulit sa panonood, sa pagla-like, sa pag-share. For any recommendation and suggestion, just comment down below. So you'll know the drill, ride safe, peace out. Yan, so magbibicol ride dyan, may idea na kayo kung kamusta ang road condition. Ingat! We'll be right back.